Paano kung ay nakakala mong pangit at losyang nakasambahay ay mag-anyong diyosa? Maniwala ka kaya? Siya si Kera Andres, ang babaeng gagawin ng lahat para sa hinahangad na buhay sa hinaharap. High school lamang ang tinapos ni Kera dahil bukod sa mahirap lang siya, wala na rin siyang mga magulang. Naulila siya noong 3 taong gulang pa lamang at ang tiyagwada na lamang ng dalaga ang nag-aruga at umampon sa kanya. Ngunit dahil wala din itong sapat na kita, hindi siya nito napag-aral sa kolehiyo. Namasukan si Kera sa mga mayayamang angkan, labandera, yaya at maging tagapag-alaga ng mga matatanda. Ngunit hindi iyon naging sapat para tustusan ang pang-araw-araw nila ng tiya niya, lalo na at may diabetes pa ang nag-iisang pamilya niya. Nakipagsapalaran si Kera sa Manila at muling nagkatulong. Ngunit ang tanging hinahanap ay ang babaeng walang ganda. Paano siya papasok roon kung kabalikta rin siya sa hinahanap ng mansyon? Ayon kasi sa kakilala niya, babaero daw ang bilyonaryong may-ari ng mansyon. At dahil malaki ang sahod, ginawa ni Kera ang lahat para matanggap sa trabaho. Suot ang makapal na salamin, isang peking nunal sa kaliwang pisngi at makapal na kilay, natanggap siya ng walang alinlangan. Doon niya nakilala ang among si Darion, ang masungit niyang boss. Animoy kaaway nito ang mundo dahil sa mukha nitong hindi yata alam ang salitang ngiti. Darion is a cold man na parang walang ibang alam kundi ang magalit at mainis. Magtagal kaya si Kera sa trabaho niya kung bukod sa masungit ito ay talagang mahilig din ito sa magaganda? Hanggang saan kayang panindigan ni Kera ang pagkukunyari kung sa bawat araw na nakikita niya si Darion ay siya naman ang pagkahumaling niya sa gwapo nitong muka? Ating alamin ang buong istorya. Nakatayo si Kera sa tapat ng mataas na gate. Mula sa labas, kitang-kita niya ang laki ng bahay sa kanyang harapan. Nakakalula, nakakamangha at nakakagulat ang laki at gara ng bahay na bato. 3 palapag yun. Ngayon lamang si Kera nakakita ng ganito kagandang bahay. Kadalasan, nakikita lang niya ang mga ganito sa drama, pelikula at sa larawan. Nakakita na rin siya sa probinsya nila ng malalaking bahay. Pero iba ang nasa harap niya. Para itong palasyo sa ganda. Miss, may kailangan ka ba? Natigil ang pagkakatulala ni Kera nang may sumilip sa siwang ng gate. Sa suot nito, sigurado siyang isa itong security guard ng malaking bahay. Lumapit siya matapos buhati ng traveling bag. Nasa likod niya ang backpack na itim. Kuya, eto ba yung bahay ng mga MacGregor? Halata niya ang ilag na titig nito. Ano ba ang problema sa suot niya? Isang mahabang saya at blouse. Ayon kay Tia Guada, kailangan daw kasing magdamit siya ng ganito para hindi siya mabastos pagdating dito sa Maynila. Tsaka noong isang linggo, nakausap niya si Beth na isa ring kasambahay dito. Hindi raw siya tatanggapin kapag maganda siya. Kaya ito ang isinuot niya. Oo, eto nga manang. Tumaas ang makapal niyang kilay. Ayos din ang pagkakalagay niya at naigagalaw niya ng maayos na parang natural lang. Manang? 21 pa lang ho ako, no? Eh bakit mo hinahanap ang mga MacGregor? Hindi ka naman siguro isa sa mga babaeng sir, no? Parang bigla siyang nasamid sa sariling laway. Sa bagay, sa mukha mong yan, kahit tambay hindi magkaka-interest sa'yo. Abat napakatalas ng dila ng guard na to ah. Akala yung gwapo. Gayong mas maputi pa ata ang puwet ng kawali nila. Grabe ka naman kuya. Ako ho si Kera, ang bagong kasambahay na pumalit sa dating katulong rito. Mula taas pababa ang pagtitig nito sa kanya. Hindi ito sumagot at sinusian ang maliit na pinto ng gate sa bandang gilid upang buksan yun. O sige na, pumasok ka na. Hindi mo ba itatanong kung nagsisinungaling ako o ano? Nagkibit balikat ito. Hindi na, dahil nasabi na ni Manang Mela kagabi na ngayon nga imipangit na papalit kay Laura. Parang gusto niyang tampalin ito sa muka. Kung makalait kasi akala naman ito ang gwapo-gwapo, ngayon mas pangit pa nga ito sa anyo niya ngayon. Pasalamat na lang talaga ang gwardya at kailangan niya magtago sa makapal at malaking salamin. Tsaka makapal na kilay at nunal na kasing laki ng sentimo. Oh, ano pang tinitingin-tingin mo sa akin? Lumakad ka na doon at medyo naiirita na ako sa pagmumukha mo. Para kang si Betty La Fea. Inismira niya ito bago niya tinalikuran. Kung makalait, mukha mo parang El Nino. Bulong niya bago ito iniwan. Kadalasan talaga ang mga mapanglait sa kapwa,
yung may mga taong may pangit na mukha. Aminin man sa hindi ay totoo yun. Kala mo perfect, mabaho naman ang utot. Nalulula pa rin si Kera sa ganda ng bahay. Hindi lang iyon bahay, mansyon iyon dahil mas malaki ito kaysa sa malayuan. Magda-doorbell na sana siya na mula sa gilid ng mansyon may tumawag sa kanya. Mula doon, kitang-kita niya ang ganda ng buong compound, ang napakalawak na compound at sari-saring bulaklak sa hardin. Ang gaganda na mga namumukadkad na mga rosas, halatang alagang-alaga. Mula sa gitna ng hardin, may malaking angel fountain na may hawak na banga. Mula sa banga, lumalabas ang tubig na tila ibinubuhos ng anghel. May korona itong bulaklak sa ulo at kapirasong tela lang ang nakatapis sa pangibaba nito. May mga pakpak habang nakangiti. Ang ganda! Dahil tuloy-tuloy ang daloy ng tubig mula sa banga patungo sa kinatatayuan itong pabilog na parang balon. Mula sa balon, may nabubuhay na mga isdang koi kung tawagin. Hello po, magandang umaga. Ako po pala si Kera, ang bago pong pasok na kasambahay. Sa tingin niya ay magkasing tanda lang ang babaeng ito at ang kanyang tiya Guada. 51 na ang tiya niyang iyon. Oo, alam ko. Nasabi na sa akin ni Betang tungkol sa'yo. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa gaya ng guard kanina. Sige, sumunod ka sa akin at ituturo ko ang silid ng mga kasambahay. Wika nito. Sunod niyang binuhat ang daladala at sumunod sa likuran nito. Sa gilid ng mansyon sila dumaan. Wala pang mga puti ang buhok nito. Ngunit halata na ang wrinkles sa mukha at noo. Medyo mataba ito kaysa sa kanyang tiya. Pero kung pagbabasihan ang mukha, medyo mabait naman sa tingin niya. Sana nga lang ay ganun. Tatlong mga kasambahay dito. Ang kaso'y umalis na si Laura noong nakaraan. Ang gusto ni Mamuela ay ang mga babaeng kukuning kasambahay ay pangit. Kagaya mo. Para wala na daw problema. Alam mo kasi Kera, hindi sa sinasabi kong pangit ay ayaw na ng lalaki. Ang amin lang dito ay para hindi na maulit ang pagkahumaling ni Sir Darion sa mga kasambahay na magaganda at sexy. Para yatang kinabahan naman siya bigla. Ate, ang suot mo okay na iyan. Lumingon lang ito saglit, tsaka muling nagpatuloy sa paglalakad. Beth, Jelly, halika yung muna rito. Pagpasok nila ng kusina, may dalawang babaeng naroon na tinawag ni Manang. Eto si Kera. Pakilala nito sa kanya paglapit ng dalawang babae. Nandito ka na pala, Kera. Nakangiting wika ni Beth. Oo, kararating ko lang, Beth. Sagot naman niya. Eto si Jelly at ako naman si Manang Milagros. Mela na lang para maikli. Pakilala din ito sa sarili. Maitim si Jelly, parang coffee jelly ang kulay. Mataba ito at may isang ngipin ang wala. Mukhang mabait naman, hindi lang nagsasalita. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Utos ni Manang Mela. At ikaw, sumunod ka sa akin. Muli itong tumalikod, kaya sumunod ulit siya. Pagdating sa dulong bahagi ng kusina, may dalawang pintuan roon. Dito ang silid ninyo ni Beth. Pagbukas nito, tumambad ang dalawang kama. Itong bakante ang sayo. Anito't doon niya na ibinaba ang mga gamit at isa-isang inilabas sa bag. Makinig ka sa akin, Kera. Si Sir Darion ang amo natin rito at si Mamuela siya ang mami ni Sir Darion. Wala rito si Sir araw-araw dahil busy ito sa trabaho at marami ring mga ginagawa. Gabi lang ito umuuwi at aalis din. Si Mamuela ang laging narito. Pero hindi mahilig lumabas. Nasa loob lang lagi ng silid. Itong pakatatandaan mo. Trabaho lang ang gagawin mo. Ikaw ang maglilinis ng silid sa taas. Si Jelly ang labandera rito. Maliban sa paglilinis sa second floor, ikaw din ang mamamalengke. Si Beth ang nakatoka sa living room at lahat ng nasa unang palapag. Siya rin ang tutulong sa kusina. Naiintindihan mo ba? Tumango siya rito. Sige, ayusin mo na mga gamit mo't baka bukas ka na magsimula. Tatalikod na sana ito nang tila may makalimutan. At isa pa, napalingon siya. 5 AM ang gising dito ng mga kasambahay. At eto pa, kung makita mo si Sir, hayaan mo lamang. Bumati ka, tumalikod na. Huwag na huwag kang magkakagusto sa amo natin, Kera. Dahil oras na mangyari yun, wala ka na rin trabaho. Napalunok siya. Hindi na rin nakasagot hanggang makaalis si Manang Mela. Ano ba ang mukha ng amo nila? Gold? Sus, siya pa ba? Trabaho lang naman ang ipinunta niya rito at malaking sweldo at wala sa kanya ang mga lalaki na yan. Unang araw ni Kera sa trabaho,
Nag-alarm siya ng 5 AM pero ang cellphone niya ay nalobat pala. Chinarge niya pero hindi naman nakasaksak na maayos ang cord ng charger ng kanyang cellphone. Kaya si Beth pa ang gumising sa kanya. Hoy, bangon dyan. 5:10 AM na. Sabay tapik nito sa braso niyang nakalabas sa kumot. Napabalikwas naman agad ng bangon ng dalaga. Huwag mong kalimutan ang mga anik-anik mo, Kira. Baka malaman ng mga tao rito sa mansyon na pinipeki mo yung pagiging pangit. Malalagot ka talaga. Nag-inat siya ng mga braso bago tumayo para kumuha ng mga damit sa kabinet. Laking pasalamat talaga ni Kira dahil si Beth ang kasama niya sa silid. May sarili din silang CR kaya hindi na nila kailangang lumabas pa. Kilala niya si Beth simula ng first year high school. Magkaklase kasi sila. Hindi naman sila close ni Beth dahil may sarili itong mga kaibigan at maging siya. Nito lang talaga sila nagkausap at naging magkaibigan nang umuwi ito ng probinsya. Nakita niya ito noon sa bayan at nagkausap sila. Doon na rin sila nagpalitan ng phone number. Tsaka nasabi na nga rin ito na nagtatrabaho ito sa Maynila. Sakto noon na umalis siya sa pagiging caregiver dahil nananakit ang matandang inaalagaan niya. Kaya naitanong niya sa kaibigan kung may bakante ba sa trabaho nito. Noong una ay ayaw nitong sabihin dahil nang makita siya nito, talagang sinabihan siyang hindi talaga siya matatanggap dahil nga sa ganda at sexy niya. Pero dahil 15K a month, kaya gumawa siya ng paraan. Si Beth ang nagrekomenda kahit nagdadalawang isip pa ito. Mauuna na ako, Kera. Yung kilay mo tabingi. Natawa siya pagtapat sa salamin. Tabingi nga. Minsan naiisip niya kung bakit hindi niya naging kaibigan agad noon si Beth dahil mabait kasi talaga ito at hindi plastic at mapagkunyari gaya ng iba. Totoong kaibigan ito at hindi nanlalaglag ng iba. Maitim si Beth. Bethany ang totoo nitong pangalan. Pero kung magkukojik siguro, siguradong gaganda to. Kung mag-aayos lang ng sarili at magpapa-straight ng kulot nitong buhok, sigurado siyang kahit sino'y mapapalingon dito. Matangos ang ilong ni Beth dahil Indiano ang ama nito. Bilisan mo na dyan, baka hanapin ka ni Manang Mela. Wika pa nito bago siya iniwan sa silid. Matapos niyang ayusin ang sarili, sumunod na rin siya kay Beth. Magandang umaga po, Manang Mela, Jelly. Aniya nang maabutan sa kusina ang mga ito. Umiinom si Jelly ng kape habang nagsasangag ng kanin si Manang Mela. Magandang umaga, Kera. Magkape ka na. Ani Manang. Tumango siya at kumuha ng tasa sa lagayan. Inabot ni Jelly ang asukal at kape, pati creamer. Ngumiti naman ito. Mukhang hindi mahilig makipag-usap si Jelly. Siya nga pala, Kera. Tsaka mo nalinisin ang silid ni Sir Darion kapag nakaalis na siya. Ayaw na ayaw kasi noon na may nangiistorbo sa kanya habang nasa silid ito. Opo, Manang. At yung mga kurtina at cover ng mga kama, unan at kumot, every other day yun pinapalitan. Depende pa kung may kasama si Sir sa kwarto. Gusto nun laging pinapalitan ng kobre kama, lalo na't may babaeng humihiga roon. Naisip niya na isang babaero at manyak ang amo niya. Sana lang talaga'y napakagwapo at makalaglag pa nga ito, dahil kung hindi, sus, nakakahiya naman sa taong yun. Okay po, Manang Mela. Mabuti't hindi ito nagkakasakit dahil sa mga narinig niyang mukhang mahilig talaga ito sa babae. Ngayon, Kera, pwede mo nang linisin ang kwarto ni Mamuela. Nasa labas kasi siya't nagja-jogging. Matapos niyang humigop ng kape, tumayo siya sa kinauupuan niya. Di ba, Manang, hindi pa ho siya nakikita ni Ma'am at Sir? Baka anong isipin nila kung maabutan si Kera doon sa kwarto nila? Napaisip ang may edad na babae. Tama ka dyan, Beth. O sige, mamaya na lang matapos ng agahan ng mga amo natin para maipakilala din kita sa mga iyon. Mahirap na at kung anong isipin ng mga ito. Dahil wala pa siyang gagawin, tumulong muna siya sa kusina. Siya na ang naghugas ng pinggan. Tumalikod na rin si Jelly dahil magtatrabaho na rin daw ito. Ang yaman-yaman ng mga MacGregor. Sana naman hindi matapobre ang mga ito, gaya ng mga naging amo niya sa probinsya. Pasadong alas 7 nang ipaayos ni Manang Mela ang dining area. Ang daming ulam, parang buong isang linggo na ang ulam na inihanda sa agahan. May sunny side up, scrambled egg, tocino tapa, may longganisa. May tinapay din na Nutella ang palaman at liver spread. Bukod doon, may fresh fruits and fresh juice din. Nalula siya sa dami ng nakahain, gayong dalawa lang naman ang kakain. Mela? Napatingin siya sa labas ng kusina. Bagong boses kasi ng babae ang narinig niya.
Agad lumabas si Manang at tinungo ang dining. Tawagin na si Darion, mukhang may hangover na naman yon. Yes po, ma'am. Agad itong sumunod sa mukha ng amo nilang babae, batang-bata pa ito. Water please. Siya na ang gumalaw para ihatid ang tubig at baso sa dining. Ito po, ma'am. Ngiting usal niya. Nagulat pa nga ito nang siya ay makita. Ikaw si Kera? Opo, ma'am. Ako nga po. Yukong sagot ng dalaga. Tama nga ang sabi ni Mela. Hindi ka kagandahan talaga. Mas iniyuko niya ang ulo. By the way, gusto kong ibahin ang trabaho mo, Kera. Gusto kong maging personal yaya ka ni Darion. Ho? Namilog ang mga mata ni Kera dahil sa gulat. You will be Darion's personal yaya and PI also. Natigagal si Kera sa mga lumalabas sa bibig ng babaeng kausap. Hindi siya makapagsalita o makasagot dahil sa gulat. Don't worry, Kera. I'll tell him na iyon ang desisyon ko. Tatanggapin ka niya sa ayaw at gusto ng anak ko. Hindi siya pwedeng sumalungat. Baka sa pagsalungat niya, bigla siyang mapalaya sa trabaho. Paano na ang gamot ng tiya at ang pag-aaral na pinag-iipunan niya kung ganun? I'll pay you double. Basta maging PI ka lang ni Darion. Pero ma'am, marami naman pong mga babae na pwedeng maging PI ni Sir Darion. Bakit ho? Tumawa ito. Hindi niya alam kung natutuwa ba o nang iinsulto. Alam mo, Kera, kung hindi sana lapitin ng mga babae ang anak ko, sana'y walang problema. Ang kasi buwan-buwan na lang lagi ako nagpapalit ng sekretary at kadalasan ay kasambahay. Dahil kahit walang ginagawa si Darion, sila itong gumagawa ng paraan para mapansin ang anak ko. Gusto ko nang mag-asawa yung batang yan eh. Ang kaso ito naman ang ayaw at hindi pa daw ready. Ang akin lang ay para kahit araw-arawin niyang asawa at kahit hindi niya patulugin ay ayos lang. Dahil sa iisang babae lang at asawa pa nito. Pero alam mo ba kung ano ang sagot sa akin? Girls are only toys. Naikuyom niya ng lihim ang kamao. Babaero na nga, mahangin pa. Siyempre, Kera, babae rin ako. At ayoko naglalaro siya. Pinaglalaroan ng mga babaeng wala namang ibang ginawa kundi ang humanga sa kanya. Kaya nga sinabihan ko si Manang na kung kukuha ng kapalit ng dating kasambahay eh yung hindi mapapansin ng anak ko para naman safe. Para yatang nahiya naman siya sa sinabi nito. Pero siguro totoo naman dahil sa mukha niya. Hindi rin naman siya talaga ang tinutukoy nito kundi ang mukha niyang peke. Ano, Kera? Papayag ka na ba sa alok ko? Dahil sigurado ko na kung ikaw ang kukunin kong PI ni Darion, hindi iyon magkaka-interes sa'yo. Sorry to say that, Kera. Ngumiti siya ng pilit. Ayos lang po, ma'am. Mahinang bulong niya. Magsasalita pa sana ito ng malingon na nila ng sabay si Manang Mela na kabababa lang ng hagdan. Ibinalik niya ang tingin sa amo. Good morning, Darion, iho. Muli niyang ibinalik ang tingin sa may hagdan at tila na batubala ni si Kera sa lalaking palapit. Seryoso ang mukha nito habang naglalakad. Ang tangkad, ang matipunong katawan, ang mga maliliit na bigoting tumutubo sa pisngi nito, ang nagugulong buhok na animoy walang suklay. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sobrang bilis nun, lalo na nang magtama ang kanilang mga paningin para itong Turkish actor. Good morning, ma'am. I'm sorry, late na kasi ako nakatulog last night. Nakatingin pa rin siya rito, pero yung lalaki nag-iba ng direksyon ng mga mata, tsaka ito na upo sa center table. Who's that? Itinaas lang nito ng kaunti ang ulo at nagtanong. Ibinalik din naman agad sa mesa ang mata. Lumagok ito ng kape sa tasa sa harapan nito. About that, iho, this is Kera, our new maid, at nasabi ko sa kanya na magiging PI mo siya. What the? Napabuga ito ng iniinom dahil sa gulat. Are you serious about that, ma'am? Tumingin ito sa kanya. Nayuko naman agad ang dalaga dahil sa nakita niyang galit sa mga mata nito. Anak, Kera is safe. No harm on you. Malumane na usal ng babae. Oo nga, ma'am. But look at her. She is ugly and... Darion, stop that. Hindi ibig sabihin ng pangit ang mukha, pangit na rin ang ugali. I think siya ang nararapat na PI na hinahanap mo. No. Ano na lang ang ihaharap ko sa mga meetings and events kung yung pangit ngayon ang kasama ko? They will laugh at me, really. Naiinis na sambit nito, tsaka sunod-sunod na nilagok ang kape nito. Come on, Darion. Kera is fine. Basta this is final. Si Kera ang magiging PI mo sa ayaw at sa gusto mo.
Ayoko na ulit na magbayad sa babae para lamang hindi kay pakulong. Ang dami na ng babaeng umiiyak at sinasabing ginalaw mo. Ano na lang kung isang araw at makabuntis ka? Tumaas ang tingin nito. Nagpaalam siyang tatalikod pero hinawakan ng ginang ang kamay niya. Dito ka lang, Kera. Gusto ko malaman mo kung anong ugali meron ng magiging boss mo para alam mo kung paano lalayo oras na may ginawa siya. Ma'am, stop this. This is ridiculous. Paano ko papatulan yan? Look at her. Itinuro siya nito. Stop talking nonsense, Darion. Baka kainin mo ang mga salita mo. Natawa ang binata. No way. Hinding-hindi mangyayari yun. Ang sakit noon para kay Kera. Ayaw lang niyang sumabat dahil iniisip niya ang dobling bayad sa magiging bagong trabaho. Pero siguro kung ipapakita niyang totoong muka, masabi pa kaya ng amo niyang mga katagang binibitiwan nito? Umalis ka sa harapan ko! Sambit nito ngunit hindi agad nakagalaw ang dalaga dahil sa nerbiyos. Are you deaf? I said, get lost, you ugly little shit. Opo sir, opo. Tila gusto niyang maluha dahil sa mga masasakit na salitang binibitiwan ng lalaki. Oo nga't hindi siya pangit talaga. Pero kahit na tumutusok pa rin sa puso niya ang mga maaanghang na sinasabi nito, lalo na kung sisigawan siya nito. Ngunit kahit ganun ay kailangan pa rin magpakatatag ni Kera dahil sa bayad. Bilang mahirap at salat sa salapi, 30 mil ay napakalaking halaga nun. Makakapag-aral na siya sa susunod na pasukan at maipapagawa niya na ang bahay nila sa probinsya. Hanggat hindi siya sinasaktan physically, ayos lang sa kanya. Kahit ang totoo, mas masakit pa nga ang mga pabulyaw at panlalait nito sa kanya. Siguro kung totoong pangit nga siya, baka nakaalis na siya dito kahapon pa. Ngayon ang unang araw ni Kera bilang PI. Wala raw itong sekretary, kaya siya ang kailangan gumawa ng lahat. Maid, yaya, PI at maging sekretary nito. Hindi niya alam kung kakayanin, pero para sa pag-aaral niya, gagawin niya ang lahat ng kanya makakaya para mapaayos ang trabaho at upang hindi siya lalong pag-initan ng boss niya. These are the documents you need to print. Importante ang mga to kaya ayusin mo ang trabaho mo. Tumango siya, sabay abot lahat ng mga papeles na ibinibigay ng amo. Siguro nasa isang dangkal yun. Dederecho na sana siya sa printing machine nang muli itong magsalita. Sa labi ka magprint, sira ang machine na yan. Malamig nitong ani bago siya tinalikuran upang bumalik sa private office nito. Napangwi na lamang ng lihim si Kera dahil ang labi ay nasa first floor at nasa pinakataas sila ng building. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 60th floor sila ngayon. Ang bigat pa naman din ng mga iyon dahil purong papel na pinagpatong-patong. And a cup of coffee, Kera. Palabas na sana siya ng opisina nang nagpahabol pa ito. Hirap na nga siya tapos nagpapabili pa ito ng kape. Mukhang unang araw pa lang sa trabaho, so surrender na siya. Pero hindi, matibay siya at kayang-kaya niya ang lahat ng to. Habang nasa elevator ay hirap na hirap siya sa kanyang daladala. May ilang kasabayan si Kera at pansin niyang siya ang pinagtitinginan ng mga ito. Ano ba ang problema ng suot niyang palda na hanggang sakong? Buti nga ang ganito at hindi makikita ang kaluluwa niya. Ang blouse niya na maluwang, ininsert lang niya yun para hindi masyadong losyang. Kailangan kasi talaga niyang magsuot ng mga ganito dahil inaayon niya sa mukha niya. Alangan naman mag-heels at mag-sexy dress siya, gayong ang mukha niya, gaya ni Betty sa isang drama noon. Baka ano pang isipin sa kanya na para siyang filingera. Ngunit sa bagay, kahit ano rin naman ang suot mo, mapapangit man o hindi, may mga tao talagang hindi masaya hanggat hindi nakakapanglait. So nerd, parang lola ang suot. Yan yata ang bagong sekretary ni Sir Darion, girl. Narinig niya ang bulungan sa tabi niya ng dalawang babae. Hindi naman kagandahan, pero kung makapagsalita, animo'y perfect at walang bahid. Ano? Eh ang pangit niyan at ang gwapo-gwapo ni Sir. Bakit yan? Eh parang dalaga yun sa panahon ng mga Kastila. Medyo malakas na iyon habang pinasasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi siya nagsasalita, pero kapag binara niya siguro ang mga ito, baka manahimik bigla. Tumigil ang lip at bumaba ang dalawang mga babae. Inismiran pa siya ng isa, akala'y kung anong problema. Ngumiti siya para mas mainis pa ito. Pagsara ng lip ay siya na lang ang natira.
Mabutit nakahinga rin siya ng maluwag. Ngunit sandali lang iyon dahil muling bumukas ang elevator at isang lalaki ang pumasok. Nasa likuran siya, ang tangkad. Nakatingin si Kera sa likod nito nang lumingon ito sa kanya. Doon na siya natigilan. Ang gwapo ng taong kasama niya. Ngumiti pa ito at lumabas ang pantay-pantay nitong ngipin. Hi, mukhang bago ka rito. Nahihiya siyang ngumiti. Oo. I'm Isaac, and you? Nahihiyaman, pero naisaayos niya pa rin ang sagot. Ako si Kera. Tsaka niya inabot ang pakikipagkamay nito. Hirap na hirap pa siya dahil one hand lang ang nakahawak sa mga papel na daladala niya. Sa labi ka, Kera? Tulungan na kita. Sa labi rin kasi ako pupunta. Ang gwapo na at ang gentleman pa, hindi gaya ng amo niya. Naibulong niya sa kanyang sarili. Ha? Huwag na ho. Kaya ko naman po to. Akin na. Let me hold it for you. Alam kong nangangalay na mga braso mo. Nagtama pa ang kamay nila. Parang namula yata siya. Unang kita niya palang kay Isaac, parang crush niya na ito agad. Hindi natatakot sa mukha niya, hindi gaya ni Darion. Kulang na lang ay itapon siya sa basurahan sa tindi ng pandidiri nito sa kanya dahil sa mukha niya. Pagdating ng lobby, doon lang ibinalik ni Isaac ang mga papel at nagpaalam na din ito dahil may meeting pa raw na dadaluhan. Nagpasalamat siya rito na hanggang sa harap ng printing machine ay hindi mapoknat ang ngiti niya. Nang maiprint lahat ay lumabas pa si Kera ng building para bumili ng coffee ng boss niya. Ayaw daw kasi nito ng kape sa cafeteria. Napaka-arte talaga, tsaka siya bumalik sa opisina nito. Ngunit nang pagpasok niya, kaagad niyang narinig ang halinghing sa loob ng opisina. Kakatok sana siya nang makarinig na naman ang ungol. Parang may kung anong nangyayari sa loob, kaya hindi na lang niya inistorbo. Baka bulyawan na naman siya kagaya kanina. Nandidiri siya sa mga naririnig na salita, kasabay ng mga ungol ng babae. Sunod-sunod yun. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Nakaawang ang pinto ngunit hindi niya nasinilip. Bumalik siya sa table at ipinatong ang kape ng amo niya sa kanyang mesa. Kapag lumamig, bahala na ito. Itinutok ni Kera ang kanyang atensyon sa computer. Buti na lang at tinuruan siya ng mga dapat gawin ng mami ng kanyang amo. Kaya alam niya na kung ano ang routine niya araw-araw sa opisina. Lumipas ang 10 minuto, bumukas ang pintuan. Unang lumabas ang babae at mukhang nagulat nang makitang nakaawang ang pinto. Ibinalik niya ang tingin sa computer. Kera, may coffee. Seryosong usal ng lalaki habang inaayos ang zipper. Nandidiri siya sa kabastusan nito. Ang gwapo-gwapo pero abot langit ang kamanyakan. Bye babe. Malanding usal ng babae. Maganda dahil sa makeup, ngunit hindi ito pinansin ng boss niya. Ito po, anya sa boss niya. Pagkuha nito ay tsaka nito ininom yun, ngunit bigla nito iyong itinapon sa harapan niya. This is cold! Bulyaw ng lalaki. Napayuko siya. Paanong hindi lalamig kung inuuna ang landi bago ang kape? Gusto niyang sagutin pero hindi na lang niya ginawa. Stupid nerd! Bulong pa nito. Nagtitimpi talaga siya. Pero oras na napagod siya, isasampal niya talaga sa mukha nito kung sino ang tinatawag nitong nerd. Oh, bakit ang haba-haba naman yata ng uso mo? Parang aabot ng Batanes ah. Bungad ni Beth sa kanya nang pumasok ito ng silid nila. Pagod na pagod siya tapos pag-uwi pa. Iniwanan pa siya ng amo niyang may sapi. Kaninang umaga pinasakay pa siya nito sa kotse nito. Tapos pag-uwi na, basta-basta na lamang siyang iniwan. Mabuti na lang at may pera siyang dala. Paano kung wala? Dinaglakad siya pa uwi. Alam mo bang iniwanan ako ng amo natin? Ang gagong yun. Bulong niya kaya natawa si Beth. Asa ka pa doon. Wala namang awa yun sa iba. Sarili lang nun ang iniisip. Buti at marunong kang umuwi ng mag-isa. Anong tingin mo sa akin, sanggol? Mas natawa ito. I mean, syempre unang beses mo palang dito sa Manila. Paano kung naligaw ka? Napabuntong hininga siya. Inis na inis talaga siya. Pero kailangan magtimpi. Kung may 100% na pagtitimpi ang iba, dapat sa kanya ay mga 1,000. Dahil kung hindi, baka binato niya na ng computer ang hayop na yun kanina nang itapon nito sa mismong harapan niya ang kape. Butit hindi nito isinaboy sa pagmuka niya. Dahil kung ginawa nito, baka naghalo ang balat sa tinalupan.
Hayaan mo na. Ngayon alam mo na kung bakit kailangan mo magtimpi talaga. Dahil yung boss natin, wala talagang awa yan. Anito, naiinis siya pero pinakalma na lang niya talaga ang sarili. Dahil ano ba ang magagawa niya? Pinili niya ito eh, dahil kailangan niya ng pera. Pero kung hindi, ewan lang kung pagtitiisan niya ang taong yun. Buti na lang at wala na siyang trabaho matapos nun dahil talagang pagod na pagod siya. Hindi talaga sa trabaho kundi sa ugaling hudas ni Darion. Nahiga si Kera matapos magbihis. Suot pa rin niya ang salamin at kilay. Baka kasi may kung sinong pumasok at mahuli siya sa aktong pagpapanggap niya. Mag-aalas 10 ng gabi nang magising ang dalaga. Hindi talaga siya ginising ni Beth dahil alam naman kasi nito na pagod siya. Tumayo si Kera. Nakita niyang tulog na si Beth. Nagugutom siya. Bago lumabas, nilingon niya muna ang salamin. Nang makitang hindi nagulo ang kilay at salamin niya, tsaka pa lamang siya lumabas ng kwarto. Madilim na ang kusina, pero dahil sa ilaw mula sa living room, nakikita pa rin naman niya ang dinaraanan. Binuksan ni Kera ang ilaw sa kusina. Sa fridge siya nagtungo. May mga ulam doon na inilagay sa Tupperware. Mukhang mga ulam ng amo nila sa dinner. Mukhang pare sa kanya yun dahil hindi pa siya nakakakain. Kinuha niya ang sinabawang baka, iskabeche at pritong liempo. May manok din at kung ano-ano pa. Hindi rin naman niya makakain lahat kaya pinili na lang niya kung ano ang gusto niya. Matapos initin ang ulam, binuksan ni Kera ang rice cooker. May para sa mga amo't may para sa mga kasambahay. Yung itim na rice cooker ang kanyang binuksan. Meron pang kanin, kaya kinuha niya na iyon at inilagay sa pinggan. Nagtimpla din siya ng juice tsaka naupo na. Maraming nakain ng dalaga dahil siguro sa pagod. Pagkaubos ng kanin, hinugasan na rin niya ang mga ginamit na plato, pati na rin ang baso. At dahil hindi pa siya inaantok at gusto niyang bumaba muna ang kinain, dumaan si Kera sa pinto sa likod ng kusina. Diretso iyon patungo sa pool sa gilid ng mansyon. May upuan doon kaya doon muna siya magpapalipas ng ilang sandali bago bumalik sa kwarto nila ni Bethany. Umihip ang hangin, gumalaw ang mga dahon ng punong mangga na nasa likuran niya. May dalawang puno roon na nagsisilbing lilim sa swimming pool tuwing mainit ang panahon. Tumayo si Kera sa kinauupuan at naupo sa gilid ng pool. Hinubad niya ang tsinelas at ibinaba ang mga paa sa tubig. Nakaramdam siya ng kaginhawaan. Napapikit siya ng saglit. Ang sarap ng pakiramdam na animoy hinihilot ng tubig ang kanyang mga paa. Ang linaw-linaw noon, halatang nang iengganyo. Ilang sandali pa siyang nag-isip at inilibot ang mga mata sa paligid. Wala na rin naman sigurong gising sa mga oras na to. Naisip niya na baka pwedeng maligo ng lihim. Noon pa kasi niya gustong maranasan ng maligo sa ganitong paliguan. Ang mag-floating-floating habang nakabikini. Sa ilang sandaling pag-iisip, nakalikha si Kera ng desisyon. Tumayo siya sa gilid ng pool at hinubad ang suot na palda at blusa, maging ang kilay niya at makapal na salamin. Sa ilalim ng sinag ng buwan, tumambad ang isang napaka-sexy na nilalang. Ang maladyosa nitong anyo at perpektong hubog ng katawan. Inilugay ang buhok na umabot hanggang puwetan. Napakagandang dalaga ang nasa tabi ng pool na yun. Handa nang lumusong sa tubig na animoy na ngaakit at bumubulong. Sa tuwing lalanguyin niya ang kabilang bahagi ng pool, ay ngiti sa labi ang makikita sa kanya. Tanging tubig lamang pala ang makakapagpagaan ng kanyang pakiramdam. Makailang ulit niyang binaybay ang kabilang bahagi ng pool. Tumigil lamang si Kera ng sandaling mapagod. Umahon siya at naupo sa gilid nun. Habang ikinakampay-kampay ang mga paa sa tubig, lumilikha iyon ang ingay. Pero nasa isip naman ng dalaga na siguradong wala na rin namang tao dahil anong oras na rin naman yun. Hindi ramdam ni Kera ang lamig dahil maligamgam ang tubig. Pero nang umahon siya at naupo roon, tila biglang nanuot ang lamig sa kanyang buto. Kaya dali-dali siyang bumalik sa tubig upang maibsan ang nararamdamang lamig sa katawan niya. Sana lamang talaga hindi siya sipunin dahil hindi pa man din sanay ang katawan niya sa ganitong oras ng paliligo. Ngunit sa ilang minutong paliligo, biglang nabuhay ang kaba niya sa puso nang makarinig ng kaluskos. Hindi niya alam kung saang dako iyon galing. Mabilis siyang umahon sa tubig at isa-isang dinampot ang kasuotan. Ngunit dahil basa ang ulo niya, hindi niya maidikit ang peking kilay. Pinunasan pa niya pero ang buhok niya ay tumutulo sa noo niya.
Napamura si Kera habang pabalik sa kusina. Dalangin niya na sana walang naroon o makasalubong siya. Marahang binuksan ng dalaga ang pinto. Sumilip muna siya bago tumuloy sa pagpasok. Nakahinga lamang si Kera nang makapasok na sa loob ng kanilang kwarto ni Bethany. Ngunit halos tumalo ng puso niya nang makita niya itong gising. Ginulat pa siya. Nakapatay kasi ang ilaw tapos nakatitig ito sa mismong harapan ng pintuan. "Saan ka galing? Bakit basa ka? Yung kilay mo bakit hindi nakakabit?" Pag-aalalang tanong nito. Agad siyang naligo at nabihis. Hindi niya sinagot si Beth hanggat hindi siya maayos. Nakaupo ito sa kama nito nang matapos siyang magsuklay. "Alam mo bang dito galing si Sir Darion ha? Hinahanap ka niya." Namilog ang mga mata niya. "Anong sinabi mo?" "Ano pa? E di nagsinungaling ako na nag-CR ka." Nadagdagan pa ang kaba niya sa naisip. Baka kasi yung kaluskus na narinig niya kanina sa pool ay si Darion. "San ka ba nagpunta? Sa pool? Butit hindi kayo nagkasalubong." "Sa likod ako dumaan." "Wala ka bang napansin o nakita sa pool? Sira ka talaga? Baka nakita ka nun, patay ka talaga kapag nagkataon, Kera. Pati ako madadamay sa ginagawa mong yan." Napayuko siya. Hindi man lang kasi niya naisip ang mga posibleng mangyari. Pati nga pala si Beth mapapasama oras na mahuli siya ni Mamuela o ni Boss Darion. "Pasensya na, Beth." Napabuntong hininga ito. "Pagdasal mo na hindi nakita ni Sir ang mukha mo. Dahil oras na nalaman nun ang totoo, tapos na tayong dalawa." Alam niyang galit si Beth, kaya hindi na lang siya sumagot pa. Humingi na lang din siya ng pasensya para kahit papaano ay mabawasan ang inis nito sa kanya. Tinuyo niya lang ang buhok bago mahiga na. Saktong alas 12 na rin kasi ng hating gabi at inaantok na rin siya. "May naligo daw sa pool kagabi, Manang. At kanino mo naman narinig yan, Jelly?" Natigilan siya nang marinig ang boses ni Jelly. Ngayon lang niya ito na huling nagsalita ng mahaba. "Narinig ko po kay Mamuela, sabi daw ni Sir Darion." Tumikim siya, lumingoy ng dalawa. "Oh, Kera, mauna ka ng kumain dahil maaga raw kayo ni Sir ngayong aalis." Bihis na rin naman siya paglabas ng kanyang silid. "Sige po, Manang, salamat po." Nagtimpla siya ng kape at kumuha ng kaunting sinangag at ulam. Naroon na rin ang kanyang baon. Si Manang ang nagpe-prepare noon para sa kanya. "May alam ka ba sa naligo sa pool kagabi, Kera?" Bigla niyang kinuha ang baso ng tubig at sunod-sunod yung nilagok. Nabulunan siya dahil sa tanong ni Manang Mela. "Ho, maaga po kong nakatulog, Manang, kaya hindi ko alam ang nangyari buong gabi." Bumalik ang matanda sa pag-aayos ng ulam na inilalagay sa dining. "Sino kaya yun?" Napalingon siya saglit kay Jelly. "Baka babae ni Sir?" Sabat niya para iliko ito sa iniisip. "Imposible. Ayon sa narinig ko, ang sexy daw at ang ganda ng katawan." Nagyuko siya ng ulo. "Nakita ba ang mukha, Jelly?" Kinakabahan man, pinilit niyang ayusin ang tono ng boses. "Hindi raw. Bigla raw nawala ng pababana ng pool si Sir. Nasa kwarto daw kasi si Sir nang marinig ang tunog ng tubig sa pool. Nang babain niya, wala na raw. Kaya nga nagtatanong si Mamuela kung naligo daw ba tayo sa pool kagabi." Napangiti siya. Peking ngiti. "Paano tayo maliligo? Eh di ba bawal? At isa pa, tulog na ako nang mangyari yun. Tsaka si Kera pagdating pa lang tulog na. Nakita nyo rin naman, di ba?" Tumango si Manang Mela. "Pero kung hindi tayo, sino?" Tanong niya. Parang gusto niyang masuka sa sariling kasinungalingan, lalo na nang tignan siya ni Beth dahil sila lang dalawa ang may alam kung sino ang naligo sa pool kagabi. "Sir! Sir, hintay po!" Hingal na tumigil si Kera sa labas ng gate ng mansyon. Hinabol pa sana niya ang kotse ng amo. Ngunit sa bilis nun, hindi niya na naabutan. Iniwan na naman siya. Gayong siya nga itong naghintay sa garahe dahil sobrang tagal ng amo niyang lumabas ng mansyon. Pero ang labas, iniwan lang din siya. "Ayan, aanga-anga kasi." Natatawang usal ng gwardyang si Bruno. Nilingon niya ito. Dumampot siya ng bato na kasing laki ng kamao niya. Tsaka walang ano-anong ibinato iyon sa lalaki. "Hoy, pag ako natamaan." Anito nang tumama sa paanan nito ang bato. "Ano ha? Pag natamaan ka, anong gagawin mo? Hudas ka rin eh. Pareho kayo ng amo natin, mga Hudas." "Isusumbong kita kay Sir Kera. Sinabi mong Hudas si Sir." Sigaw nito at pinanlakihan niya ito ng mata. "Sige, subukan mo.
Tignan ko lang kung maniwala siya sa'yo. Tsura nito, makapanglait eh mas pangit ka pa sa'kin. Tsaka niya ito iniwanan. Sa sobrang galit ni Kera, pati mga nakaraan ay naaalala talaga niya. Panay ang maktol habang naglalakad. Kapag na-late siya sa trabaho, wala talagang sisihan. Mabuti na lang at may tricycle na dumaan, kaya hindi na siya umabot ng gate ng subdivision bago nakasakay. Malayo-layo pa man din yun. Parang gusto talaga niyang tirisin ang boss niya. Mag-aalas 8 nang makarating siya sa kumpanya. Pawis na rin dahil sa dami niyang dala. May mga papeles pa kasi siyang nakasilid sa folder at mga pansarili niyang gamit. Naglakad pa siya ng ilang minuto dahil naflata ng tricycle na kanyang sinakyan. Miss, kahit man lang mag-ayos hindi mo magawa. Pangit na nga hindi pa nagsusuklay. Bungad agad ng gwardya. Inis na siya dagdagan pa ng pagod tapos bubungad pa itong ganoon ng mga salita. Aba kuya, bago ko kayo magsalita, tignan niyo muna ang sarili mo. Nakakahiya naman sa'yo eh, mukha ka rin naman shirk. Singhal niya bago ito tinalikuran. Hoy, sandali! Hindi niya na narinig ang mga sunod na sinabi nito dahil pumasok agad siya ng elevator. Maraming naroon at as usual, sa kanya pa rin ang mga mata ng mga perfect na taong to. Hindi niya na pinansin dahil baka dumami ang kanyang kaaway. Ang aga-aga pa naman. Dapat talaga hiwalay ang elevator ng mga dugyot at magaganda eh. Natawa ang katabi ng babaeng ubis. Nakakadiri kasi kapag ganitong ang fresh natin tapos papasok ang dugyot at makikisabay dito. Tumaas ang isa niyang kilay. Hanggat maaari tama na ang pagpatol dahil baka lahat ng tao maging kaaway niya. Tahimik lang siyang dumikit sa dulong bahagi ng lip at nayuko habang naghihintay na makarating sa floor na pupuntahan niya. Iilan na lang din ang naroon ang marating niya ang top floor. Hi Kera, good morning. Napataas siya ng ulo nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon. Hello Isaac, magandang umaga din. Top floor ka din ba? Apat na lang sila sa loob noon. Lumapit ito sa tabi niya at nakipag-usap. Buti pa ang gwapong ito hindi nandidiri at umiiwas sa kanya. Tinulungan pa nga siya sa mga dala niya. Yeah, I have an important matter to discuss with Darion. Kumunot ang noo niya. Bakit pangalan lang ng boss niyang sinabi nito? Hindi ba nagtatrabaho rin ito sa gusaling ito? Oh, nandito na pala tayo. Ladies first. Tsaka siya nito iginiya palabas ng lip. Kinilig tuloy siya ng lihim. Mukhang alam din ni Isaac na sekretary o PI siya ni Sir Darion. Eto na rin ang nagbukas ng pintuan para sa kanya. Thank you again Isaac. Nahihiya niyang wika. It's my pleasure. Natawa siya ng may halong kilig. Eto na rin ang mismong nagpatong ng mga dala niya sa kanyang table. Isaac, what are you doing? Napalingon siya sa likuran at ganoon din si Isaac. Si Darion yun at nakapamulsa ang mga dalawang kamay. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Ngumiti si Isaac. There you are. Lumapit ito sa kanyang amo. Ano yun? Bakit mo siya tinutulungan? Turo pa nito sa kanya. Nilingon niya si Isaac. What's the problem with that? Dito din naman ako pupunta. Kinawayan siya nito at nginitian bago tumalikod upang dumiretso sa opisina ng boss niya. She's ugly and... Darion, lahat ng babae ay kailangan pakitaan ng maayos. Hindi porket ganun, i-chapuera mo na. Hindi ganyan ang itinuro sa atin ni Lolo. Si Lolo is gentleman. Hindi niya na narinig ang ibang pinag-usapan dahil isinara na ang pinto ng private office nito. Parang nanlambot ang puso niya. Sana kagaya na lang ni Isaac ang boss niya. Siguro hindi niya mararanasan ng mga ganitong bagay. Abala na siya sa trabaho nang bumukas ang opisina ng boss niya. Si Isaac ang lumabas doon. Bye Kera. Sasagot sana siya nang malingunan niya ang boss niya na kulang na lang magdugtong ang kilay. Kaya imbis na itataas niya ang kamay at ngingiti, hindi na lang niya ginawa. Siguro kung nakakamatay ang mga titig ni Darion, baka kanina pa siya humandusay. Pag-alis ng lalaki, tsaka niya ibinalik sa computer ang mga mata. Ngunit natigilan siya nang makitang nasa harap niyang amo. Stop smiling at him, para kang pusang sinakal. Hindi na siya sumagot dahil pinipigilan niya talagang makasagot dahil sayang ang kanyang sahod. By the way, you look so manang with that eyeglasses. Naikyum niya ang kamao niya.
Di pa rin siya sumagot at itinuloy lang ang trabaho. Nang mapansing baliwala ito sa kanya, kusa na itong tumalikod. Hanggang kailan kaya niya kakayanin ang malahudas nitong ugali? Pero nasa sa kanya naman yun, sa kanyang desisyon. Pero kapag naman umalis siya, ibig sabihin ay talo siya. Lunchtime nang tumayo si Kera. Sa cafeteria na siya kakain para may sabaw. Malamig na naman kasi ulit ang kakainin niya. Saktong palabas na siya nang biglang may humila sa kanyang braso. "Sir, bakit ho?" Sa gulat niya, napalakas ang kanyang boses. "Stop shouting at me." Inis nitong usal. Hinila niya ang kamay pero ang tatag ng pagkakahawak ng amo. "I have a meeting at hindi pwedeng ganyan ka. Kapag kasama kita para kang manang." Anito bago sila sumampa sa lip. "Pero sir, I said stop shouting. Tumahimik ka lang at huwag mo kong tignan. Nakakadire." Nayuko siya ng bitiwan siya nito. "Ayos na po ako sa ayos ko, sir. Hindi nyo na po kailangang..." "Just quiet. I don't need your opinion here. Ako ang boss rito at akong masusunod. At kung gusto kong ipaayos yung pangit mo mukha, gagawin ko." Nagulat na lamang siya dahil sa narinig niya. Patay na talaga siya nito. Kinakabahan si Kera habang paakyat ng sasakyan ng boss niya. Iniisip pa lang niya, paniguradong kinabukasan wala na siyang trabaho. Pero kung hindi siya sumunod sa gusto nito, baka naman palayasin na siya agad-agad. Naipit siya sa sitwasyong walang pagpipilian dahil anuman ang piliin niya, siguradong mawawalan pa rin siya ng trabaho. Ngayon ba mismo umamaya? "Darion!" Natigil siya sa pagsara ng pinto nang tawagin ni Isaac si Darion na kakapasok lang din ng sasakyan. "Where are you going?" Ngumiti ito nang tignan niya. Napayuko siya dahil ramdam na ramdam niya ang pamumula ng pisngi niya. "None of your business, Sock." Malamig na sagot ng katabi niya. Hindi niya nakita kung nakatingin ba ito kay Isaac o hindi. "I need you now. Bumaba ka muna." Umikot si Isaac sa kabilang pintuan at iyon ay binuksan. "At bakit na naman?" Ramdam niya ang inis sa boses nito. "Excuse me, Kera, pero postpone muna ang lakad niyo. May importante kasi kaming pupuntahan ni Darion." Nagtaka man pero nasiyahan siya dun, lalo na nang hilahin ito ang boss niya palabas ng kotse. "We need to get that contract as soon as possible, Darion. Alam mo na malaking pera ang makukuha ng company. Oras na makuha natin ang offer." Narinig pa rin niya iyon kahit pabulong ang mga salita ni Isaac. "Listen, sa Sabado na ang 34th anniversary ng company, kaya dapat ay makuha natin ang offer." Nilingon siya ng amo. "Fine," sambit nito. Mukhang nalusutan niya ngayon ang plano ng binata. Hulog ng langit talaga si Isaac sa kanya. "Sir, babalik na ho ba ako sa office?" Tanong niya nang tumalikod ito kasabay ni Isaac. Hindi niya alam kung magkaano-ano ang dalawa. Siguro magkamag-anak, magpinsan o ano. Pero wala na rin naman siyang pakailam kung ano ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Hindi na sumagot ang lalaki. "Hiramin ko muna boss mo, Kera. Saglit lang to." Halata ang biro sa tinig nito at mukhang hindi yun nagustuhan ng kasama ni Isaac. "Stop it. She's not my mom." Natawa si Isaac. Ngumiti na lang siya bago tinalikuran ng mga ito. Buti na lang talaga. Ngunit ang kaba niya hindi mapalis dahil alam niya na hindi pa ito nagtatapos dito. Buong maghapon na hindi na bumalik ang boss niyang si Darion. Nagpapasalamat na lang siya kay Isaac dahil rito nalusutan niya ang amo. Mag-isa na naman siyang umuwi. Kinahaponan matapos niyang tapusin lahat ng trabaho. Pero mukhang may awa pa rin sa kanyang langit dahil pagbaba niya ng labi ay nakasabay ni Kera sa Isaac. Mukhang palabas na rin ito ng building. "O Kera, uwi ka na ba?" Oo. Nahihiya niyang sagot. Oo nga pala, Darion is not here nga pala. Tara, sabay ka na sa akin." Mukhang alam nito kung nasaan ang kanyang amo. Hindi na siya nagtanong pa. "Hindi na Isaac, kaya ko namang umuwi ng mag-isa lang. Salamat na lang." "No, tara na." Nagulat siya nang hawakan siya nito sa pulsuhan at marahang iginiya pababa ng hagdanan. "Pasensya ka na kay Darion. Ganun talaga ang taong yun. He is not sweet like some other guy or caring to someone." Wala na siyang nagawa pa dahil mapilit din kasi ito. Sa loob niya tila nagdiwang ang puso niya. Pero sa narinig niya, mukhang kilalang kilala nito ang taong iyon. "Magkaano-ano kayo ni Sir Darion, Isaac?"
na sa parking na sila ng gusali nang itanong niya iyon. Ibinaba na rin ito ang kamay niya. "Darion is my half-brother." Simpleng sagot nito na kanyang ikinagulat. Natamimi siya dahil tinatawag-tawag niya lang ito sa pangalan, gayong magkapatid pala ang dalawa. "Sorry sir, magkapatid po pala kayo ni Sir Darion. Hindi ko ho alam, sorry po." "Don't be, it's okay. Isa pa, hindi mo naman ako boss. Actually, nasa field lang talaga ako. Ako ang engineer ng MacGregor Housing Industry. Pero dahil ilang araw ako may naayos dito sa kumpanya, kaya ako narito." "Sorry pa rin po Sir Isaac, hindi ko po..." "Just call me Isaac. Nasanay na ako dun. By the way, Darion is not here dahil may dinner meeting siya with client. Yun ang pinag-usapan namin kanina." "Ayos lang po, ayos lang." Natawa na naman ito. Napakamasayahing tao naman, hindi gaya ng kapatid nitong parang pasan ng mundo. Gusto niya pa sanang magtanong, pero nahiya na siya rito. Sa front na siya naupo dahil nakakahiya naman kung sa likod. "Siguro alam mo na ang ugali ni Darion Kera. He is not a type of a man, a gentleman, caring or sweet to someone. Ganun na siya noon pa. Batang pagiging mahilig niya sa babae." Kumunot ang noo niya. Saglit siyang nilingon ni Isaac at muling bumalik sa kalsada ang mga mata. Nito lang nang maghiwalay sila ng longtime girlfriend nito. Nagbago din ang pananaw ni Darion nang mismong mahuli nito na may kasama sa iisang kama ang girlfriend niya. Simula noon, kung sino-sino na lang na babae yung pinaglalaruan niya. Nasabi niya, laruan lang daw ang mga babae. Hindi siya ganun dati, pero dahil lamang sa isang babae, nagbago ang pananaw niya. Nakayuko lang siya habang nakikinig. Kaya pala ganun, may pinaghuhugutan naman pala ito. "Tita Wella told me na tulungan ko si Darion. But how can I do that? May isip pa rin naman ito." Alam naman po niya siguro kung ano ang tama at mali. Natigilan ito. Hindi niya alam kung tama ba ang naisagot niya. Para kasing wala iyon sa topic. "No, he doesn't know. Hanggat hindi siya nagigising sa kalokohan niya, Kera." "Listen, I need your help, Kera." Napaayos siya ng upo. "Ano raw? Help daw?" Pinagsasasabi ng kausap niyang to. "Ho, anong tulong naman po?" Kinakabahang tugon niya. "Alam ko kung sino ka talaga. Your true identity, Kera." Napanganga na lang si Kera dahil sa narinig niya. Gulat na gulat si Kera nang makita mismo ng dalawang mata niya ang larawan na nakalagay sa loob ng white folder. Naroon ang lahat ng information tungkol sa kanya. "Unang kita ko sa'yo, Kera. Iba na ang tingin ko. Lalo na nang makita kitang inaayos ang kilay mo sa labas ng CR. Nagulat din ako dahil akala ko pilikmata lang ang pwedeng pikein na pwedeng idikit at kukunin din. Pati pala kilay. Inalam ko ang tungkol sa'yo. Kinuha ko ang information mo kay Tita Wella." Nagtaka nga siya kung bakit. "Nagsinungaling lang ako para hindi ka mahuli." Nayuko siya. Nahihiya dahil sa nalaman. Parang investigador pala itong si Isaac. "Now, tungkol sa sinabi ko sa'yo." Nilingon niya ito. Kinakabahan siya dahil baka isumbong siya nito kay Darion. "Don't worry, hindi nila malalaman. Hanggat wala akong sinasabi. Wala na rin kasi akong ibang mapagkakatiwalaan, Kera. At sa nakita ko sa'yo, natagalan mo si Darion ng ilang araw. At niminsan, hindi ka nakipagsagutan sa kanya. Kaya sigurado kong ikaw ang pinakamainam sa trabahong ito. Anong gusto mong gawin ko?" Mahina niyang tanong. Tumigil ang kotse. Nang ilipat niya sa labas ng sasakyan, inasa harap na sila ng isang restaurant. "Let's go inside." Sumunod na lang siya ng walang ingay. Diretso sila sa dulong bahaging mesa ng may 2 chairs. "This is too personal, Kera. But I know that you can do this." Sunod-sunod ang paglunok na ginawa niya. "Ano bang gagawin ko? Para kasing pinapakaba talaga siya ng taong to." "Listen, gusto kong ibalik mo ang dating Darion." Namilog ang mata niya. "Ano? Paano kong gagawin yun? Di ba nga't galit na galit yun sa pagmumukha ko? Kulang na nga lang itapon niya ako sa baso." "Shh, wait. Patapusin mo muna ako, Kera." Tumigil siya sa pagsasalita. "What I mean is, kailangan mo maging mabuti sa kanya. Kahit na hindi maganda ang ugali niya, kailangan ipakita mo na kahit hindi kanya gusto, gusto mo pa rin siyang maging boss. Ipakita mo na wala kang ibang gusto kundi ang magtrabaho ng maayos. Ipakita mo na hindi lahat ng babae magugustuhan siya. At ipakita mo na hindi ka tinatablan sa kanya. Trabaho lamang.
Alam kong gusto mo na siyang layasan dahil sa matalas ng mga salita. Huwag, Kera. Alam kong kaya mo siya. Pero ang kailangan mo para sa tiya mo, hindi ba? Para sa pag-aaral mo din? Dadagdagan ko rin ang sahod mo para masiguradong hindi ka dehado. Hindi ka magpapakilala kung sino ka. At Kera, hindi niya kailangan malaman yon. Ang nais ko lang, tumagal ka sa kanya. Dahil kadalasan isang linggo lang ang sekretary ni Darion at magre-resign na dahil sa mga kagaguhan ng kapatid ko. Oo, desidido naman siya pero minsan naisip niya ng layasan ito. Pero kung may dagdagang sahod niya, mukhang kailangan talaga niyang magtiis. Eh, hindi ko alam kung kaya ko yun, Isaac. Ang hirap kasi ng pinapagawa mo. Kung trabaho lang, kaya kong tumagal. Pero ang baguhin ng kapatid mo, yun ang hindi ko maipapangako sa'yo. Ayos na sa akin yun. Ayos na sa amin ni Tita Wela na tumagal ka para hindi na muling maulit ang kamuntik na makulong si Darion dahil sa kahayukan nito sa babae. At talagang laging sekretary o kasambahayang nadadamay. Ang daming binayaran ng tita para lang manahimik ang mga babaeng yun. Siguro napagod na rin ito. At apelyido din kasi ang pinoprotektahan ko rito, ang apelyido ng ama namin ni Darion. Hindi ako mangangako, Isaac. Tumigil lang ang pag-uusap nila nang dumating ang order ni Isaac. Ang sarap ng pasta at may chocolate cake din. May pizza din na kanyang paborito. Kumain ka muna bago kita ihatid. Nahihiya siyang sumubo ng pasta. Kang magalala, hanggat na kay Darion ka, walang makakaalam sa totoong katauhan mo, Kera. At tumutupad ako sa usapan. Sana nga ay ganun dahil kinakabahan siya. Sinabi rin niyang tungkol sa ideya ni Darion kanina na ipapaayos siya. Si Isaac na raw ang bahala, pero kung sakali man, sinabi sa kanya ni Isaac na huwag magpapaloko kay Darion at huwag mauhulog sa mga galaw nito at laging isipin na sisirain lang siya nito. Good night, Kera. See you around. Umiti siya matapos bumaba sa kotse. Kumaway pa siya kay Isaac. Good night, Dean. Ngiting sagot ng dalaga. Isang buntong hininga ang ginawa niya bago pumasok na sa loob. Ngunit ganun na lang ang panlalaki ng mata niya nang mabungaran sa tapat ng kakasaranggit ang seryosong mukha ni Darion. Kulang na lang matunaw siya sa titig nito. Bakit magkasama kayo ni Isaac? Seryosong tinig nito. Inihatid niya po ako, sir. Huwag mo kong tatalikuran. Ngunit isang malakas na paghatak sa braso ang nagpagulat sa kanya. Kahit pala ang kagaya mo'y nakakapaglandi pa rin. Nag-igting ang bagang niya sa bulong nito. Hindi niya na napigilan ang palad at nasampal niya ito. Kitang-kita niya ang gulat sa mga mata nito. Ngunit hindi niya napaghandaan ang sumunod nitong ginawa. Namilog ang mata niya nang siilin siya nito ng halik sa kanyang labi. Malakas niya itong naitulak at patakbong umalis sa harapan ni Darion. Habang papasok ng mansyon, sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Kera, nandito ka. Dinaanan lang niya si Beth, maging si Manang Mela na nasa dining, hindi niya man lang tinignan. Pagpasok ni Kera ng kwarto, nilak niya iyon at ibinagsak ang katawan sa kama. Sinubsob niya ang mukha sa unan at sunod-sunod na humagulgol. Bakit may mga taong ganun ang ugali? Wala ka namang ginagawa pero bakit ganun? Hindi porkit nagtatrabaho ka sa kanila, pwede na nilang gawin ang gusto nila. Unang halik niyang natanggap yun, pero parang kulang na lang, madurog ang labi niya sa sobrang sakit. Ramdam niya rin na nasugatan ang labi niya sa marahas na paghalik nito. Ramdam niya na parang binaboy siya ni Darion. Wala naman siyang ginagawa, niwala nga siyang kasalanan, malibang magpahatid. At isa pa, magkaano-ano ba sila ni Darion? Hindi ibig sabihing nagtatrabaho siya kay Darion ay pwede na nitong gawin kung anong gusto nito. Ang saktan siya. Pinalampas na nga niya ang panlalait at pandidiri nito. Tapos ganito pa. Kera, nandyan ka ba? Buksan mo muna ang pinto. Narinig niya si Beth, ngunit hindi siya tumayo upang buksan ang pintuan. Humahagulgul lang siya dahil sa sobrang sakit. Nang mahimasmasan si Kera, doon lang siya tumayo para ayusin ang sarili. Nagbihis na rin siya matapos maghilamos. Halata ang pamamagaan ng kanyang mga mata. Wala na rin naman siya magagawa doon kaya hinayaan na lang niya. Sinuot niya ang eyeglasses. Medyo hindi na iyon napapansin. Hoy, anong nangyari? Umiyak ka ba? Si Beth ang tumambad nang magpa siyang buksan ng pintuan. Anong ginawa ni Sir? Anong ginawa sa iyo ha? Ramdam niya ang pag-aalala rito
pero hindi siya sumagot. Sabihin mo, Kera, ipapakulong natin ang hayop na yun. Doon lang siya nagtaas ng ulo. Eh, hindi, wala naman, Bet. Hindi pagkakaintindihan lang, hayaan mo na. Ang totoo, ayaw lang niyang madamay ang kaibigan. Eh bakit ka umiyak? Wala, namimiss ko lang ang tiyagwada ko. Pilit na pagsisinungaling niya. Huminga ito ng malalim. Kala ko naman kung ano na. Ngumiti siya. Salamat talaga siya dahil may beta ni siyang kaibigan. Sige na, magpahinga ka na. Marami pa akong gagawin eh. Tumango lang siya para sa sagot. Kung gusto niya ng pera, kailangan niyang magpakatatag. Kung kailangan niya makapag-aral at maipagamot ang tiya niya, kailangan niyang magtiis. Dahil kung hindi, masasayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Mauuwi lang sa wala. Sumabay si Kera sa hapunan. May mga pinag-usapan sila tungkol sa nangyari sa kanya kanina. Pero hindi niya sinabi ang totoong nangyari. Kung ano ang sinabi niya kay Beth, yun lang din ang sinabi niya kay Manang. Tumulong siyang magligpit ng pinagkainan at naghugas na rin ng pinggan. Nauna nang pumasok ang mga kasambahay sa mga silid ng mga ito. Habang siya ay nasa kusina pa rin at tahimik na nakaupo sa upo ang kahoy. Ilang sandali lang siya doon at pumasok na din ang kwarto. Binaba niya ang eyeglasses at kinuha ang kilay na peke. Inilapag niya iyon sa maliit na mesa sa gilid ng kanyang kama. Tsaka siya nagpalit ng pangtulog, isang pares ng pajamas ang suot niya. Sanay si Kera na nagtatanggal ng bra sa tuwing mahihiga na, kaya bumabakat iyon. Sanay na rin naman sa kanya si Beth kaya ayos lang yun. Ngunit naghihilik na si Beth, samantalang siya gising na gising pa. Ilang gabi na siyang ganito, mukhang nagka-insomnia na yata dahil sa trabaho. Nakaka-stress din talaga ang may ganitong trabaho, yung may hudas kang amo at laiterong manyakis pa. Mag-aalas 11 na ng gabi nang bumangon si Kera. Bigla siyang inuhaw. Isinuot niya ang salamin ngunit hindi ang kilay. Ayos na yun dahil hindi naman siguro mapapansin dahil gabi naman. Isa pa, sarado ang ilaw sa kusina. Hindi na lang niya bubuksan ang ilaw. Tutal at makikita naman ang dadaanan niya kahit nasa living room lang ang ilaw. Bago tuluyang lumabas, sumilip muna siya sa nakaawang na pintuan. At nang mapansing walang tao, tsaka pa lang siya lumabas ng kwarto. Diretso si Kera sa fridge upang kumuha ng tubig. Kailangan niya magmadali, baka kasi may makakita sa kanya. Pagkasalin niya ng tubig sa baso, diretso inom yun. Nilagay niya sa lababo ang baso at tumalikod para bumalik sa silid nila ni Beth. Ngunit bigla siyang natuod sa kinatatayuan niya dahil kay Darion na nakasandig sa dingding ng pagitan ng kusina at dining. Sir? Nauutal niyang sambit nang bigla nitong tawirin ang kanilang pagitan. I know I was you, Kera. Bulong nito sa gilid ng kanyang tenga. Hindi na siya nakasagot rito. Hindi siya nakagalaw nang ipulupot nito ang mga braso sa kanyang bewang. Sobrang gulat ang tanging makikita sa kanya. Hindi mo man lang ako pinatulog. Alam mo bang umaga na pero gising pa rin ako kakaisip kung sino ang nasa pool ng gabing yun? Nagawa ko pang hanapin ang record ng CCTV footage para lang patunayan ang hinala ko. Napalunok siya ng sunod-sunod, lalo na nang manood sa ilong niya ang pinaghalong amoy ng alak at kulo nito. Pilit siyang kumuwala ng mahimasmasan, ngunit itinulak siya nito patungo sa pader. Tsaka siya ikinulong sa magkabilang braso nito. Pinag-cross niya ang mga braso sa katawan nang mapansing lumipat sa dibdib niya ang mga mata nito. Sinubukan kong palabasin ang totoong mukha mo sa pamamagitan ng panlalait, pero walang epekto. Naisip niya na baka ang gusto nitong makeover sa kanya ay para palabasin ang totoong siya. Ngunit hindi iyon nangyari. Bakit hindi nito sinabi sa kanya na nahuli na nito kung ano ang mukha niyang talaga? Now, where are... Napataas siya ng tingin nang hapitin nito ang kanyang bewang. Doon nito kinuha ang eyeglasses niya at itinapon. Wag! Hinabol pa niya ng kamay. Ngunit lumipad na ang eyeglass niya sa unahan. You don't need that anyway. Ayoko pa sanang maniwala na ikaw yun, Kera. So I tried to wait you here. Inaantok na nga ako. Kala ko hindi ka nalalabas pa. Halos ubusin ko ng isang boteng alak para lang manatiling gising. Mabuti na lang at lumabas ka. Bigla siya nitong hinila. Sir, ano ba? San mo ko dadalhin? Ano ba, sir? Pinilit niyang hilahin ang kamay pero hindi iyon natinag. Ang tatag ng pagkakahawak nito sa kanyang pulsuhan.
Bitiwan mo ko. Ano ba, sir? Humawak siya sa railings ng hagdan. Tumigil ito at bigla siyang binuhat na parang isang sakong palay. Nagpumigla siya ngunit nagbabala ito na baka matalisod at gumulong silang dalawa pababa ng hagdanan. Bigla naman siyang natakot. Tulong! Sigaw niya. Try it again, Kera. Babala nito kaya siya'y napatigil. Anong gagawin mo sa akin? Sisigaw ako, sir. Sisigaw ako. Then do it. Try it, Kera. I dare you to shout again. Subukan mo. Tila biglang umikli ang dila niya nang titigan siya nito matapos siyang imaibaba sa tapat ng pinto ng kwarto nito. Bumitaw din ito sa pagkakahawak sa kanya, kaya pagkakataon na niya para tumakbo. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lang siya, nang muli na naman siya nitong hilahin at pilit ipinasok sa silid nito. Palabasin mo ko. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, sir. Isusumbong kita kay Mamuela. Isusumbong kita sa kanya. Singhal niya ngunit tumawa lang ito. E di magsumbong ka. Hindi kita pipigilan. Gumalaw siya para lumapit sa pinto. Nang automatic iyong nag-lock, nilingon niya si Darion. Nakangiti lang ito. Buksan mo! Sigaw niya ngunit lumapit ito sa kama at naupo roon na parang wala lang. Magsusumbong ka, sabi mo. Then lumabas ka muna kung kaya mo. Binuksan ito ang drawer at may papel na kinuha doon at ballpen. Here, sign it first para makalabas ka na. Kumunot ang noo niya. Ayoko, palabasin mo muna ako dito. Hindi pa ba sapat ang panlalait at mga bulyaw mo at ikukulong mo pa ako rito? Napakasama ng ugali mo, sir. Wala na siyang pakialam kung palalayasin na siya nito sa trabaho. Ang mahalaga na lang sa kanya ngayon, makaalis sa silid nito. Ngunit bago yun, sasabihin muna niya lahat ng kinaiinisan niya sa hayop na hudas na ito. And? Parang nangiinis pa nga ito. Animoy sanay na sa mga ganoong salita. Manyak ka, bastos ka at walang awa sa mga babae. Naiiyak niyang usal. Natawa ito kaya siya'y nagulat. About that, hindi ko sila pinilit. Sila ang may gusto nun, ni hindi ako naghirap. Sila ang kusang pumapasok sa silid at opisina ko. At dahil lalaki ako, wala rin ako magagawa kundi po na ng init nila. But I have a protection, kaya hindi rin masasabing madumi ako. At namimili naman ako ng bubuntisin, at hindi sila yun. At yung naririnig mong marami ako nabuntis, that's fake news. They only need my money and me. Ginawa nilang dahilan ng baby. At alam kong wala kaya wala akong kasalanan. Masyado talagang mayabang, mahangin pa. Naikuyom niya ang kamao niya. Palabasin mo ko dito, ano ba? Sisigaw ako. Hindi ako nagbibiro, Darion. Do it. Mamuela! Bethany! Manang Mela! Jelly, tulong! Ngunit halakhak lang ang narinig niya mula kay Darion. Kahit ubusin mo pa ang boses mo, walang makakarinig sa labas sa'yo. Soundproof ang kwarto ko. Nangihina siyang tumigil sa tapat ng pinto. Pero makakalabas ka kung pipirmahan mo to. Anito at doon siya lumingon. Signature? Or dito ka na matutulog sa loob? Hindi ko may papangako na tititigan lang kita. You know me well, Kera. Tila na nanakot pa ito. Dahil sa takot, mabilis niyang kinuha ang papel na hawak at ballpen na kasama ng papel. Babasahin niya pa sana nang takpan iyon ni Darion. 5 segundo. Oras na hindi mo pinirmahan, tapos na ang usapan. Katabi kita sa kama buong magdamag. 1. Sa takot na makulong sa kwarto kasama si Darion, pikit mata niyang pinirmahan ng papel na may pangalan niya sa pinakailalim. Tapos na. Nang makitang nakapirma siya, agad nitong hinuli ang papel sa dalaga. Thank you, wife. Ano? You heard it right, wife? Inulit pa talaga ni Darion ang salitang wife ng ilang ulit. Namimilog ang mga mata niyang natunganga sa kinatatayuan niya. Anong sinasabi mo? Huwag mo ko niloloko, Darion McGregor. Bukas na bukas, aalis na ako dito, kaya palabasin mo na ako. Parang napuno yata ng boses niya ang buong silid na yun sa lakas ng sigaw niya. Magagawa mo ba? Tumaas ang kanyang kilay. Bakit hindi? Ano bang problema mo? Buksan mo ang pinto at lalabas ako. Namilog at natigil na lamang ang pagsasalita niya nang halikan siya nito sa labi. Nagpupumigla siya ngunit nang hawakan nito ang mga braso niya, wala na siyang kawala lalo na nang itulak siya nito patungo sa ibabaw ng kama. Ang halik ni Darion ay hindi na kagaya ng kaninang hapon.
May pag-iingat na ngayon at parang unti-unti na siyang nadadala. Pero pinilit pa rin niya iyong pawiin at nakipagsagutan ng lakas rito. Ngunit ano ba ang lakas niya sa lakas ni Darion? Wala iyong kalahati, hindi man lang natinag kahit kaunti ang lalaki. I'm sorry, but I can't help it anymore, Kera. Malumani na tinig nito bago inangking muli ang kanyang labi. Hindi alam ni Kera kung ano ba itong nararamdaman niya. Hindi niya alam kung parte pa rin ba iyon ng kanyang pagkatao. Pero hindi na yata ganun. Iba ang inis at iba ang nararamdaman niya ngayon. Hindi siya pamilyar dahil ni minsan hindi siya nakaramdam ng ganito. Ang kaninang pagtutol at pagwawala ng katawan unti-unting nabawasan at kumalma, lalo na nang haplusin ni Dario ng mukha niya. Malamlam itong nakatitig sa mga mata niya habang nasa ibabaw niya ang binata. Sinabi pa man din niya kay Isaac na hinding-hindi niya magugustuhan si Darion. Pero bakit ngayon? Parang kusa siyang nalulusaw. Parang kusang gumagalaw at tila may sariling isip ang kanyang katawan. Ayaw ng kanyang isip. Salungat ito sa mga nangyayari. Pero ang katawan at puso niya ay magkakampi na tila ang mga ito ang nagde-desisyon. I know that you hate me that much, Kera. Dahil sa mga sinabi ko sa'yo, hindi ko hinihiling na patawarin mo ko agad. Dahil kahit ako, nagalit din ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Siguro nagalit lang ako dahil sa mga desisyon ni Mami na dapat ako na ang nagde-desisyon sa sarili ko. Wala siyang tiwala sa akin kahit noon pa at ni minsan hindi siya naniwala sa mga paliwanag ko. Binitiwan ito ang labi niya at pinakatitigang mabuti. Hindi niya alam kung paano ba ito nagsimula. Kung totoo ba talaga na gusto siya nito o sadyang dahil maganda lang siya kaya ganun. Bakit mo to ginawa? Siguro kung hindi mo ko nakita sa pool, hindi mo ko magugustuhan, Darion. Siguro kung pangit ako, hindi mo ko papansinin. Hindi pa rin mapoknat ang mga mata nito sa mukha niya. You're wrong. Saglit siyang nagulat. Unang araw mo nang makita kitang kausap si Isaac, I feel jealous, lalo na nang tulungan kanyang buhati ng mga dala mo. Ha? Paano mong... The CCTV's cameras, of course. Kaya nga'y binaling ko sa iba ang isip ko. At nakipag-ano ka sa... No, ang narinig mo ay babae lang na binayaran ko para umungol. Pagdating mo, para isipin mong wala akong pakialam sa'yo. Tatayo na sana siya pero hindi pala na iba ang atensyon nito dahil nasa kanya pa rin pala. Where do you think you're going? This is our first honeymoon, sweetie, kaya hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Ano? Yeah, that's right. I'm sorry kung sobrang bilis dahil ayokong agawin ka sa akin ni Isaac. Why? Hindi siya sumagot dahilan para muli siyang halikan ni Darion. Hindi niya alam kung tama ba ang lahat ng pinagagagawa niya. Pero sana hindi niya ito pagsisihan dahil wala talaga siyang alam kung paano ba ang magmahal. Dahil sa kanila ni Darion, masyadong mabilis ang lahat ni hindi niya naramdaman ang pag-ibig na sinasabi. Sa bagay, hindi naman niya alam kung ano yun. Pero kung paghanga lang din, oo, hinahangaan niya ang kagwapuhan nito. Pero yun lang yun. Pero ngayon parang hindi niya na alam kung ano na ba ang nangyayari sa kanya. Nagpapaubaya na siya kay Darion at hindi na nagwawala pa. Hindi na siya nagagalit dahil ba gwapo ito o dahil nalaman niya mula rito kung sino ba talaga si Darion MacGregor. Parang sa isang salita lang nito, kumalma bigla ang nagwawala niyang puso. Binigay ni Kera ang sarili sa binata. Walang pagsisisi at kahit anong galit. Ipinaubaya niya. Hindi niya alam kung ano na ang susunod kinabukasan. Sana kung panaginip lang ang lahat ng yun, sana hindi na siya magising. Marahang iminulat ni Kera ang mga mata. Kinapanang dalaga ang tabi ng kama pero wala siyang mahawakan. Kinusot-kusot niya ang mga mata, tsaka niya tinignan ang gilid ng kama. Pero ganun na lang ang gulat niya nang mapansin ang ayos ng kwarto. Napanganga siya sa gulat. Oo nga pala, wala siya sa sariling kwarto. Tumingin siya sa kanyang tabi. Wala siyang kasama sa higaan. Tatayo na sana siya nang biglang mapangiwi. Wala pala siyang saplot ni isa at sumasakit ang kanyang hita. Mukhang nawasak ang katawang lupa niya dahil sa ginawa ni Darion kagabi. Napangiti siya ng lihim nang maalala ang mga iyon. Mukhang hindi naman panaginip dahil narito siya sa silid ni Darion. Ngunit wala ang binata. Tumayo siya at inisa-isang dinampot ang mga nagkalat na mga damit.
Sinuot niya iyon tsaka niya inayos ang sarili. Kinabahan pa siya, baka nakalak ang pinto, pero hindi kaya napangiti siya. Paglabas niya ay nagulat si Kera nang may mga red roses na petals ang nagkalat sa pasilyo. Nagtataka siyang binaybay ang mga iyon hanggang pagbaba ng hagdan ay meron din. Pagdating ng baba, patungo sa labas ng mansyon ng mga perlas. Sinundan niya iyon at pagdating doon, isang malamyos na musika ang umalingaw-ngaw. Napakaganda ng garden. Napakaraming mga bulaklak patungong gazebo. Tumigil siya sa gitna ng heart shape na gawa sa petals. Hindi niya alam ang nangyayari. Hanggang sa may tumapik sa likod niya. Nagulantang si Kera. Si Darion iyon at bigla na lang lumuhod sa harapan niya. As in, ganito ang mukha ko? Ang suot ko? Tumango ito nang nakangiti. Please, marry me, wife. Napatakip siya ng bibig niya. Sigurado ba ito? Naluluha niyang tanong. Of course, totoo to. Hindi niya alam ang isasagot niya. Say yes na, Kera, para mapawi naman ang pagod namin. Sige na, iha. Sagutin mo na ang anak ko. Oo na ka mo, Kera. Natawa siya nang malingunan niya ang mga tao sa likuran niya. Si Manang, si Bethany, si Mamuela, si Isaac at si Jelly. Bigla niyang tinakpan ng mga braso ang dibdib niya. Nakakahiya, wala siyang bra. Tumango siya ng dahan-dahan. I love you and I promise that I will love you forever, wife. Bulong nito matapos isuot ang diamond ring na iyon sa kanya. Ang ganda-ganda nun. Naluha na naman siya nang yakapin siya ni Dario ng napakahigpit. Congratulations! Hiyawan at palakpakan ng pumailan lang kasabay ng malamyos na musika na hindi niya alam kung saan ang gagaling. At dahil gustong gawing ingrande ng mami ni Dario ng kasal, napagdesisyonan na in 3 months iyon gaganapin para mas mapaghandaan pa daw lalo. Si Wela ang nag-asikaso ng lahat kahit sa pinakamaliit na detalye ng kasal. Hindi ito tumutol, sadyang nagulat lang dahil hindi siya talaga pangit na inaakala ng mga kasambahay at ng ginang. Kaya rin ginawang 3 buwan bago ang kasal para daw ma-enjoy pa nila ni Dario ng pagiging mag-boyfriend na hindi niya talaga naranasan. Pero kahit ganun, inunahan na siya ni Darion. Honeymoon agad para daw hindi na siya tumanggi. Wala na rin naman siyang magagawa, lalo na at todo bantay ito sa kanya. Kulang na nga lang, ipasok siya sa bulsa nito para hindi siya titigan ng mga lalaki. Kasalanan niya ba iyon kung ganun naman talaga siya? Ayaw na rin sana siyang pagtrabahuhin ni Darion, pero siya itong mapilit, kaya para hindi ito magselos, ay isinusuot niya ang eyeglasses at makapal na kilay. Nagdadamit din siya ng gaya noon. Why? Natawa si Darion. Nagagalit ka kapag may tumitingin sa akin, diba? Kaya ganito na lang. Okay, let's go, wife. Natatawa pa rin ito kahit pasakay na sila ng sasakyan. Siya pa rin naman ang naging sekretary nito. Dahil ayaw na din kasi nitong kumuha ng bago. Baka daw magalit siya. Hindi naman siya silosa at may tiwala naman siya kay Darion. Ito lang talaga ang umiiwas para hindi daw siya magalit. Good morning, sir. Nagdadalawang isip pa ang gwardya kung babatiin siya o hindi. Pero nang hawakan ni Darion ang kamay niya, tsaka lang ito bumati. Halatang napipilitan pa. Bigla siyang umisi. Wala din kasing magagawa ang gwardya. Ano yun? Sila na ni Sir Darion? No way, hindi to pwede sa pangit na babaeng yun. Paano? Wala na tayong pag-asa. Habang pasakay sila ni Dario ng elevator, ay naririnig pa niya ang usapan sa lobby. Sobrang natatawa siya dahil ang kagaya niyang pangit nakuha ang puso ni Darion. Darion, gusto ko ng mangga. Hindi pa sila nakakalabas ng lip nang lumingki siya sa asawa at bumulong. What? Maaga pa ito, wife. Mamaya na. Eh gusto ko nga ngayon eh. Sige naman na. Lambing niya. Kaya imbis na paakyat, bumaba na naman sila. Good morning, sir. Bati ng masasalubong nila mga empleyado at empleyada ng gusali. Good morning. Anito, habang palabas sila ng building. Mag-uutos pa sana si Darion nang hindi siya pumayag. Hindi niya alam ang nangyari sa sarili. Pero gusto kasi talaga niyang si Darion ang mismong bumili para sa kanya. Kera, nandito ka pala. Si Isaac yun. Oo, wala kasing sekretary si Darion, kaya ako na lang daw muna. Isa pa, wala naman akong problema. Yan lang kapatid mo yung maraming issue sa buhay. Natawa si Isaac. Come on, sweetie. Huwag mong kausapin yan, wala akong tiwala. Hinila siya nito palabas ng building.
narinig pa niya ang tawa ni Isaac. Sinabi nito sa kanya na dibali na lang daw ang kanilang usapan. Nakita naman kasi nitong nagawa niya iyon ng maayos at nabago niya talaga ang ugali ng kanyang asawa. Mag-asawa na sila, hindi nga lang na ikasal. Walang alam ang mami at kapatid nitong si Isaac na pumirma na siya sa marriage contract, kaya ang labas sila lang ang may alam na mag-asawa na silang dalawa. Dalawa na! Nilingon siya nito. Isa lang, baka sumakit ang tiyan mo. Please, dalawa na! Bigla siyang naluha kaya tinatlong kilo na agad ni Darion. Sorry na, ito na. Tatlong kilo na raw huwali. Dalawa lang nga. Kumunot ang noon ito at pati tindera ng mangga ay nagtataka din. Tatlo na nga, sweetie. Stop crying na. Ano bang nangyari sa'yo? Nag-aalala nitong tanong. Mukhang buntis po at naglilihi yung asawa niyo, sir. Natigil siya sa pag-iyak at napatingin kay Darion, maging ito ay natigilan. Really? Biglang sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki. Ganyan ho kasi kapag buntis, hindi malaman kung ano ang gusto. It means magiging daddy na ako? Nanlalaki ang mga matang tanong nito sa kanya. Hindi niya alam pero napatango siya sa sobrang saya. Thanks God! Thank you so much, wife! I love you! Maya-maya ay bumulong din ito, tsaka siya binuhat. Mukhang pati ang tindera, hindi nagustuhan ang mukha niya dahil nakangiwi pa ito. Baka iniisip na ginayuma niya. Pero wala siyang pakailam. Isipin na ng lahat ng taong pangit siya. Pero ang totoo, nakatago lang ang totoo niyang ganda.